kaya namin pinili na gawin siyang documentary yung ginawa naming film. Dahil feeling ko mas napapalabas kung ano yung totoong nangyayari dun sa lugar. Yung docu kasi namin ay tungkol sa Freedom Island. Isang island sa na katabi ng coastal area. Tapos tinuturing siyang parang last coastal frontier. Kasi maganda siyang lugar, tapos parang huli siyang ganung lugar sa Maynila. So ang ginawa namin, parang sinentro namin yung lugar, tapos ano yung mga nabubuhay sa paligid ng lugar. Mga isda, mga hayop, na mga migratory na mga ibon na dumadayo dun sa lugar. Ganun. So maganda siyang gawing docu kasi mas mapapalabas kung ano talaga yung nangyayari dun sa mga pumapaligid dun sa Freedom Island. So yung gusto naming sabihin dun sa pelikula ay parang gano'n siya ka-importante dun sa mga parang ecosystem na pumapaligid dun sa lugar. Kasi parang ngayon, kung pupuntahan niyo siya ngayon, parang pag bumabagyo, parang doon dumadagsa ng yung basura ng Maynila. Parang yung beach niya mismo, parang sobrang tambak ng basura. Na parang yung kwento pa nga, parang nung mga una nilang linis doon sa lugar, parang ilang metrong tambak ng basura yung nandun. Eh, at the same time, may mga mangisda na doon kumukuha ng hanap buhay. Tapos may mga migratory na ibon nga na dumadayo doon. So malaki siyang pinagkukuhanan ng hanap buhay. At tapos isa pang issue doon ay balak siyang i-reclaim. So parang may chance pa siyang mawala. Eh parang napaka-rare niyang lugar at napaka-importante niyang space para sa madaming mga namumuhay doon sa paligid ng lugar. So dahil yung background ko ay mountaineer, parang yung main advocacies na pinupush namin ay pag-conserve ng environment. Kasi parang pag umaakyat, parang makikita mo kung gaano ka-importante yung kalikasan sa hindi lang sa tao pero sa madaming mga living things at ayun. So parang lahat tayo ay gumagalaw sa isang lugar lamang. So yun. So dahil Freedom Island, dahil nandito tayo sa Metro Manila, parang napakalapit niya sa atin na may nangyayaring ganito. May ganitong island na hindi natin alam or ng karamihan di alam na sobrang malala pala yung nangyayari doon at madaming mga naapekto ang mga tao at mga hayop at flora at fauna. Nagsimula po siguro nung naging mas involved na ako sa mga organization na tulad ng Loyola Mountaineers. Saka nagtayo rin po kasi kami ng skin diving organization. So parang dahil doon, parang napapalinya sa pagtulong talaga sa environment yung mga advocacy ng orgs na yun. Kasi parang mas mapapacare ka talaga kasi nakikita mo talaga yung ano yung mga nangyayari sa paligid. Parang ganun. Parang dahil lagi mo silang ginagawa, mas nakikita mo yung need para protektahan yung mga yung kalikasan. Yung mountaineering group ko po, mas focus siya sa principles ng environmentalism. So parang tinuturo doon yung mga leave no trace principles, mga ganun. So parang very rooted sa amin or nagiging natural na sa amin na parang mag-care na sa environment. Tapos yung skin diving org po namin, ang main focus niya naman ay marine conservation. So pati sa dagat kasi parang ang dami ding naapektuhan na hindi natin nakikita. Yung efforts po namin usually ay papa-experience muna, tapos parang by doing it, mas nagiging rooted yung concern sa environment. So parang by doing mountaineering, by doing skin diving, through these activities, mas nagiging aware, mas nagiging may care sa environment by doing these activities. Nung nag-shoot po kami, parang di naman namin inisip na mas bigyang priority yung isang aspeto over the other. Pero siguro po, ang mas napalabas namin ay parang yung mas nagtuon kami ng pansin sa mga subject.
Kasi parang doon talaga lalabas yung mga kwento at yung mga nangyayari doon sa lugar. So yun. So mas nag-focus kami sa subject. Parang hindi na namin, hindi kami nag-isip masyado kung ano dapat angulo ito. Hindi kami masyadong technical sa pag-shoot nitong docu. Pero mas kung ano lang siguro yung importanteng marinig at mapaalam sa mas madaming tao. Nung ginawa po namin itong pelikula, ayon itong docu, medyo ano pa po kami, medyo bago-bago pa sa paggawa ng pelikula. Parang ginawa po namin to parang first year namin sa UPFI. So parang medyo nangangapa pa po kami sa mga technical na bagay. Kunyari yung sound namin, parang looking back ngayon, nung pinanood ko siya recently, parang dami pa palang pwedeng mas mapaganda pa sana. Na parang nung pinapakinggan ko, parang nasa isang side lang yung audio track, tapos parang sobrang lakas ng hangin, ganun. Pero parang okay din siya na nagawa namin kasi parang feeling ko parang very intuitive yung naging kinalabasan. Ayun. At saka mas napafocus kami talaga sa subject matter. Siguro yung isa naming natutunan sa paggawa ng pelikulang to ay parang yung since pasimula pa lang kami sa paggawa dati, parang unti-unti na naming natutunan kung paano kumuha ng permit, yung mga technical na bagay sa paggawa ng pelikula. Pagkuha ng permit, pag-interview mismo ng mga subject, saka iba't iba pang aspeto tulad ng editing, subtitling, mga ganun. Kasi sobrang nangangapa pa kami dati. At feeling ko sobrang importante siya kasi hindi mo siya matututunan talaga hanggat di mo siya nagagawa. Parang true experience mo talaga siya matututunan. Yun nga, nung pinanood ko ulit yung pelikula, sobrang dami palang ma-improve sana. Pero very thankful pa rin kasi parang kung di namin ginawa yung pelikulang yun, parang ang dami pa rin naming hindi matutunan kung di namin ginawa. Ayun. So parang in a way, parang rites of passage siya na makagawa ng docu pati na sobrang kakaiba sa tinuturo dati nung first year na puro narrative, ganyan. Wala pang docu class. Ayun. Actually po, nung ginawa namin tong pelikula, tatlo lang kami nag-conceptualize. As in, nagplano, nag-permit, ganyan. Tapos nung shoot mismo, dalawa lang kaming pwede. So parang masaya lang lagi na parang go lang kami ng go. Na pumunta kami sa DNR office, tapos dun mismo sa coastal area, dalawa lang kami. So kami lahat sound, tapos dalawang camera. Ayun. Tapos pati po sa post, parang kami lang dalawa. Parang kung maririnig niyo yung pelikula, ako lang rin yung nag-VO, tapos ako rin yung nag-subtitles. So yun, very hands-on kaming tatlo sa paggawa ng pelikula. Actually po, hindi kami nakapag-immerse ng mas intense as dapat na para mas maging rich yung content sana. Parang napunta lang, nag-shoot lang kami for a day. Pero during the interview, parang during the interview, lumabas naman talaga yung mga hinaing nila. Kasi sila mismo, parang dun talaga gumagalaw yung hanap buhay nila. At least yung mga nakasama namin. So, hindi man ganun ka-in-depth sana yung interviews namin. Feeling ko nakuha pa rin namin yung relevant na gusto nilang sabihin sa amin. Ayun. At tingin ko naman na ipalabas namin iyon sa pelikula. So, ang advice ko siguro for other filmmakers
ay huwag matakot na gumawa lang talaga. Parang looking back, kahit mga 4 years ago na siya, parang doon ka talaga matututo pag gawa ka ng gawa. Kahit looking back 5 years ago, parang tingin mo pangit siya. Pero parang, or hindi siya ganun kaganda pa, parang okay pa rin. Kasi parang kung hindi mo siya pinagdaanan, hindi ka rin makakarating sa nasaan ka ngayon. So parang, yung isa kong kaibigan, parang yun yung lagi namin iniisip din na parang, hala, totoo nga, parang, ano, minsan may mga bagay kang ginagawa nung mas bata ka pa na feeling mo ang ganda-ganda nung panahong yan, pero nung mga pagdaan ng panahon, parang marirealize mo, parang, ah, penso, hindi naman pala ganun kaganda. So, parang ganun. So, feeling ko, sa paggawa ka lang ng gawa, parang magiging mature ka rin as a filmmaker. Ayun, na, pero pag di ka, once in a while ka lang gumagawa, parang mas tatagal din yung maturity mo sa filmmaker. So, parang, okay din na, ayun, na tuloy-tuloy lang. Along Las Piñas, Parañaque, Critical Habitat, and Ecotourism Area. Ito ay binubuo ng dalawang isla, ang Long Island at ang Freedom Island. Matatagpuan ito sa gilid ng Coastal Road papuntang Cavite at bahagi ito ng Manila Bay. Sakop nito ang 175-hektaran lugar na kinabibilangan ng mapakawan, palaisdaan at mangroves na ipon. Sa baybaying ito, madami ang umaasa ng pamumuhay. This is an area kung saan yung migratory birds pumunta during winter season. Yun nga, we have recorded 82 species. Most of them are migratory species. And kung mawala naman man ito, saan pupunta ang mga species na yan, ang mga ibon na yan during winter? They need areas to where they could feed, they could rest. During the winter season. We have may mga fisher fox yan na they are dependent sa kanyang daily needs in the area. Nag-iisda kami. Yan ang isda, nang namamangha kami ng alimango, alias sa kalimasag. Mga shell na naguhalaan, ganun. Dito namin kinukuha yan sa paligid ng island na to. So, tinanong ko yung sila, yung iba kinakain nila, yung iba binibenta nila para pambili ng bigas. And that is, they do it daily. Gayunpaman, mabibigat ang mga problemang hinaharap ng lugar na ito. Una na dyan, ang kapansin-pansing problema sa basura. May malaki rin epekto. Unang-una, pag marumi yung dagat, yung isda, hindi na basta-basta na tabi dito sa ano. Saka nagkakaroon ng sama ng tubig, parang tawagin namin alig. Ganun. Lalo na pag malakas na ulan, baha, nagkakaroon ng malabong tulin, pulang-pula. Kaya yung isda, natakbo sa malalim. Hindi ano maasa, ganun. Maganda saan yun doon, pero madaming basura. Daming putik, ang daming mga bato, nasasaktan kami. Meron kasing pollution na hindi mo nakikita. It is the quality of water that you have to check. Anong content niya, like may coliform ba yan, may heavy metals ba yan. That we have to be careful. Na kaya dapat ayusin natin ang pagkuhan ng basura para hindi mapunta rito. Isa pang problema nilang hinaharap ay ang reclamation project sa lugar na ito, na maaring makasira sa natural na daloy ng mga nabubuhay dito.
Ang pag nawala to, para sa amin malaking kawalan eh. Kasi pag nawala ang isla, halimbawa yung pinoproclaim ng PRE na tatabunan to pati na itong karagatan, malaking kawalan sa amin yan. Hindi na kami kakapangisla rito. At saka yung mga halaan, limasag, mawawala na rin dito sa tabi. Hindi na kami makakapanguhan yan. Kaya malaking kawalan sa amin. Siguro makakapangisla kami doon na sa may parte ng bataan, na siguro sa kabilang dagat kung tawagin namin. Malayo na. Maraming fishermen dyan. Eh, nakakaawa naman kung ma-display sila. Ang lugar na ito ay tinalaga ng iba't ibang international na mga organisasyon bilang isang important bird area, isang key biodiversity area, isang priority area for biodiversity conservation, at isang globally important wetland. Maliban dito, ito ang pangunahing pinagkukunan ng hanap buhay ng mga mananagat sa paligid nito. I called this one as this area as the last coastal frontier of Metro Manila. Wala ka nang makitang ibang area na ganito ka ganda when it comes to natural features along the coastlines of Metro Manila. Kung tingnan mo, puro semento na dyan. May natitirang kunti pa sa nabutas. And dito, fully vegetated. Napakaganda. Sana ialagaan natin ito, proteksyonan, para maibahagi natin sa susunod pang generasyon. Makakita rin sila ng ganito kagandang natural park within Metro Manila na hindi lang parating mga kung ang nakikita nila. Puro na sa malls, puro semento at puro computer games ang inatupag. Come here and see nature within the urban setting. Sana ikwento nyo what you have seen here. And through yung pasalinsalin ng kwento, malalaman nila na something like this exists na dapat protektahan. And pwedeng pagmalaki to eh.